The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. While Jesus was going through a field of grain on a Sabbath, his disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands, and eating them. Some Pharisees said, "Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Jesus said to them in reply, "Have you not read what David did when he and those who were with him were hungry? How he went into the house of God, took the bread of offering, which only the priest could lawfully eat, ate of it, and shared it with his companions. Then he said to them, 'The Son of Man is the Lord of the Sabbath.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Perhaps you have heard about Gregorian chant. It was Saint Gregory the Great who collected melodies and made them into Gregorian chant. His house, he gave it to be the first monastery for the Benedictine. Kaya siya po yung ating ginugunita sa araw na ito, ano po. When I first had my pilgrimage in Holy Land, of course, when it's the first time, you're always amazed with everything. Kaya nga, pag nagpipilgrimage, kailangan mo ulitin kasi nung una, tulala ka eh. Di po ba, no? Amazed na amazed ka. Ito pala yun. Ano po? And the first time I saw olive trees, olive plantations, ganito pala ang itsura ng olives. Tapos, sabi ko doon sa guide namin na Hudyo, can we stop? I just want to take pictures. Ano po? Ay, ganoon naman tayo mga Pilipino, hilig natin sa picture. Ano po? Kaya nalulate eh. Ano po? Lahat bato, kambing, ano po, signboard, ano, may picture. Tapos sabi niya, "You can pick olives, Father. You can pick olives." Sabi ko, "That is stealing." Sabi ko, "That is stealing." And I was amazed when he said, "When you pick anything with your hands, it is not stealing. But if you use something like a knife or whatever, then that is stealing." Hindi ko nakuha yun dati. Ano po? And you can eat it. You can eat it. You can get. So bumaba siya, nanguha siya. Ano po? Binigyan niya ako, binigyan niya yung ibang pilgrims. Pinatikim niya, pinaliwanag niya yung iba't ibang, may green olives, may black olives. Pero tinanong ko siya, "Why it is not stealing?" At sabi niya, "Because it is a law. It is a law that when you pick something in the field with your hands, and it is not stealing. It is to provide those who are hungry. To provide those who are hungry." So kung ikaw ay nagugutom, you can go to the fields, no? And pick it with your hands, and eat it. Hindi mo pwedeng iuwi.
Di mo pwedeng iuwi. Ano po? Ngayon, if you have listened carefully to the gospel, Jesus with his disciples, the disciples of Jesus were being accused of working on Sabbath. And perhaps what is Jesus trying to tell them, I think you have misunderstood the law. That is not working when you use your hands to eat. It is not against the law. Hindi ka naman nag-harvest. Iba yung nag-harvest sa pumitas lamang. But of course, at the end, the gospel said, I am the Lord of the Sabbath. I am the Lord of the Sabbath. Bakit mo ba ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo? What is in the first reading? The first reading reminded us of what? That you can always do things. And you can be proud of what you have done. But don't boast. Iba yung ikaw ay, sa Tagalog kasi parang mahirap, magkaiba yung ikaw ay mayabang. At ikaw yung nagmayabang. Ano po? You can be proud, but not boasting. Magkaiba po yung boasting. Di po ba? Ano? Magkaiba yun. Ha? Kasi yung iba, halimbawa, nagsakripisyo. Kailangan pang ipagsigawan. Pwede ka naman manahimik. Pwede kang gumawa ng maganda pero tahimik ka lang. Hindi yung ako nagbigay niyan, ako nagpagawa niyan, ako nag-donate niyan, di ba? Ako naghugas niyan, ako nagluto niyan. May mga taong ganun, no? Kailangan nila. Hindi pinagduduldulan ng Diyos na I am the Lord of the Sabbath. Alam niya kung sino siya. Pero ang tanong, alam ba natin kung sino tayo? Alam ba natin kung sino tayo? Yung ating mga ginagawa, yung ating mga pagsasakripisyo, alam ba natin yon? Of course, some of us wanted to say this because we wanted to be appreciated. We wanted to be appreciated. Kasi sa mundong ito, sa panahon ngayon, talaga namang kokonti na lang nagpapasalamat kung meron. Di po ba, ano? Anong sabi dong ng bata sa LRT? Ba't ayaw niyang tumayo? Ba't ayaw niyang ibigay ang kanyang upuan doon sa mga matatanda? Ang sagot lang ng bata nung tinanong, Toy, ba't hindi ka tumayo? Hindi mo binigay yung upuan mo sa matanda? Ang sagot lang ng bata, Di naman ho nagpapasalamat. But to come before God in prayer, is not only to ask, but to say thank you. Kaya nga ang tawag natin sa misa, Eucharistia, at thanksgiving. Nagpupunta tayo, natitipon tayo, dahil nagpapasalamat tayo. Hindi tayo pumaharap sa mukha ng Diyos at ipagkalandakan sa Diyos na, Lord, ito na ang nagawa ko, ito na naibigay ko, ito na nasakripisyo ko. Ano sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa? Merong ka bang iyon na hindi mo natanggap na galing sa Diyos? Yun ang tanong sa unang pagbasa. Is there anything you have in your life that was not given by God? You ask. Is there anything you have in your life that is not given by God? Magandang itanong yun. Di po ba, ano? Then, if everything is given to you by God, why boast? Why boast? Bakit mo pinagkakalandakan?
Mga minamahal na mga kapatid, to do good is not something to boast of, because to do good is something we have to do. Pag sinabi ng, ay magalang ako, hindi po pinagkakalandakan yun, sapagkat dapat ka talagang magalang, hindi po ba? What are the things you are proud, di ba? Kaya nga, parang sinasabi ng mga Hudyo o sinasabi ng may-ari halimbawa ng ubasan o ng orchards. Bakit? Hindi naman niya pwedeng sabihin, akin yan. Ako nagpatubo niyan. Kinikilala nila ng lahat ay galing sa Diyos. Ano ang nawala sa panahon natin? Hindi ko alam kung ginagawa niyo pa. Ang isa sa nawala sa panahon natin, pag mayroon kang bagong sapatos, sinisimba mo muna. Di po ba? Pag mayroon kang bagong damit, sinisimba mo muna. Ano mang bago, pinagpapasalamat mo muna. At yan ang nawala. Bakit? Nakakalimutan natin ng lahat ng ito ay bigay. In one of my masses, as what I have said today, ang lahat ay bigay lang ng Diyos. Or as I always say this, ang lahat ay biyaya. And after the mass, somebody came. Yumaman ako, Father. Pinagsumikapan ko ito. Hindi pwedeng sabihin bigay ito. Pinagsumikapan ko ito. At sabi ko lang sa kanya, yun pong pagsusumikap ninyo, yun pong inyong lakas, yung inyong talino, hindi po ba bigay lang rin ng Diyos? Tapos sabi niya, hindi, akin ito. Akin ito. To cut the story short, several months after, I got a call and I visited him and he is sick. He is sick. And we talk about bigay, sabi niya. Di ko nakalimutan yung sabi mo, Father, bigay. Humihingi ako ng awa at pagpapatawad sa Diyos na nakalimutan ko ang lahat ng ito ay bigay. My dear friends, my brothers and sisters, don't wait for the time that you will old, you will be weak, and you will be wrong to realize all these things. Don't wait for the time that you will be old, you will be weak, and you will be wrong to realize these things. Bigla niya sinabing, hindi, Father, hiram lang ang lahat. Sabi ko, bigay nga eh. Kasi yung kinain nyo, hindi nyo naman masosoli. At mayroon kaming tawanan kahit siya may sakit. Be grateful. There is nothing to boast because everything is grace. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.